Magandang umaga po sa kanilang lahat. Ganon din naman sa mga nakikinig. Sa sandaling ito, ihatid namin sa inyong kalahating oras ng kasiyahan ng palatuntunan ng Reyna ng Bix. Ang palatuntunan ito ay maaaring sumaling kahit na sino, maliban sa lalaki. Pero sister. Ngayon mga kaibigan, narito kayo. Bakit? Sapagkat, yan o. Sapagkat, tayo'y mag-umpisa. At ngayon, tatawagan natin ang pansin ang unang kalahok. Si Binibini, ginang, byuda, kung ano man siya, hindi ko alam. Binibini po. Ano pangalan mo? Susan Montemayor. Susan Montemayor. Bago tayo magpatuloy, pabiyahan mong masapita ka muna ng bulaklak ni Prinsipe ng Matadero. Ayan, sinasabitan siya ng baboy. Ayan, sinabit na. Pagpatuloy natin. Susan, ikaw ba'y dalaga? Dalaga po. Ilan na anak mo? Este, ilang taong ka na pala? 17 po. 17. Tanda ka lang sa akin ng isa. Susan, nag-aaral ka pa? Oo. Ba't mo siya tungod? Kasi yun, napakalungkot mo ng karanasan ko. Kaya hindi ko mapigil ang aking luha. Malungkot ba talaga? Oo. Gaano kalungkot? Ano isa mo ba? Alam niyo po eh, ganito yun eh. Ano? Nakaugalian ko nung makipagbiro sa aking mga kaeskwela. At kahit na ako magsinungaling ay ginagawa ko, basta't makapagbiro lamang ako. Ha? Sisinungaling ka, ha? Sama yan. Baka ngayon nagsisinungaling ka rin. Hindi na ako nagsisinungaling. Pexman, oh. Pexman, ha? O sige, tuloy mo. At ang malimit ko nga pong gawin, ay ang pakita sa kanila mga liham ng pag-ibig na sinasabi kong nanggagaling sa mga nagsisipagligaw sa akin. Ngunit ang totoo po'y ako lamang ang gumagawa ng mga liham na yon at pinadadala ko sa aking sarili. Sulat mo? Sa'yo mo rin pinadadala? Oo, kasi wala akong sumusulat sa akin eh. Wala maski sino? Wala po. Tuloy mo. At isa pa po eh, mapangarapin po ako. Lalong-lalo na po tungkol sa love affair. Mahalimbang ka na rin. Tuloy mo. Kaya dyan po nagsimula ang aking kasaysayan. Isang gabi po noon, ako'y mahinding na natutulog. Thank you.
Tapos eh, pamamalita mo sa mga kaskwela natin ha, kahit sa mga lumiligaw sa'yo. Hindi mo na ba naisip na kahiyahiya ka kung sakaling malaman nilang ikaw rin na may gawa ng sulat na yun? Yung sasabihin mo ba eh? Matulog na nga tayo. Mabuti pang kausap sa'yo yung batang munti eh. Huwag mo nang itanong sa akin yan. I love you, honey. And you are my precious investment. No, kid. So I have to protect you. Oh, Romy. You make me feel very happy. Wow! Si Romel si Angela. Sweet na sweet. Siya nga, no? Eh, bakit si Angela ang kasama niya? Kala ko ba ikaw ang steady niya? Talaga naman ah! Bakit? Akala niya nang bobole lang ako? Gusto din mo ito ah! Alis ka na ka! Ano nga ako? Pakisita ko sa kanila na boyfriend ko talaga si Romeo! Ano ba na nila? Totoo ay niya! Angel lang yan eh! Mukhang gumawa at hanggang lang ito kaya ka! Ano yung skandalo? Bakit? Siya lang kong kita ah! Bakit niya ako tinulang ko gabi? Pero panaginip lang naman yan eh! Anong panaginip? Hawakan mo ito! Hindi ko lang ko ayaw yan eh! Oo! Kapagunuktak ko siya eh! Kuhaya mo akong lumapit. Lapitan siya, ha? Ha? Sabihin mo, gusto ko siya makausap ngayon din, ha? Eh! Oh, ano? Lapit na! Kaya mo lumapit? Oh, sige na nga! Oh, sige na! Ako na lumapit! Hintay mo na lang ako dyan, ha? Sige, ha? Oo! Alam mo kung minsan, ayoko na tuloy mag-aral, eh. Bakit na naman? Kasi, lagi ko napupuwit na kakaalala sa'yo. Yes, excuse me, ha? Eh, alam mo, eh, may tagahanga ka rin sa labas. Eh, in love na in love siya sa'yo. Kung maaari daw, makausap ka niya. Makausap? Ikaw mag-alala, babae siya. Kilala mo yun. Sino? Yung bangong pinsang ko, si Susan. Mm. Pwede ba? O, sige, punta mo na. Excuse me.
gagawa ng gulong, ha? Ayan siya. Ibig mo raw akong makausap. Ano ba yun? Ano pala, ha? Huwag ka na magmaumaangan. Bakit minagawa sa akin si Romeo? Ano? Bakit ko gagawin sa'yo si Romeo? At hindi ba? Akala ba nalimot ko na ginawa mo sa akin kagabi? Inakit-akit mo pa siya. Yung pala itutulak mo lamang ko para makagawa mo siya sa akin. Ano ba kabalbalan ang pinagsasabi nito? Hindi naman ako maalis ng bahay eh. Baka nasisiraan ka lang ng isip. Ang ulang yung ito at binabaliktad ng pangyayari. Ikaw nasisiraan ng isip ah. Eh, hindi ba? Talaga naman puro kabalbalan ang pinagsasabi mo ah. At bakit ko naman nagawin sa'yo si Romeo? Eh, talaga naman magkatipan kami. Ah, ganun, ha? Magkatipan, ha? Magkatipan, ha? Magkatipan! Susan! 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 Nalalaman ano? Ang alin? Dapat po ninyo malaman na dahil sa kalokohan ninyo, ay natapalan ako ng cake sa mukha. Ano ba mga kalokohan ang pinagsasabi mo? Na tayo magnobyo raw. Ha? Magnobyo? Ba? Wala akong sinasabing magnobyo. Hindi ba, Nelly? Ha? Oo nga. Mawala nga. Naku, wala eh. Huwag ka lang magsinungaling. Hindi magagalit si Angela kung hindi totoo eh. Eh, anong pakialam ko kung magalit si Angela? Basta wala akong sinasabing ganun. Oh, really ah? Tsaka, bakit ka mahiya sa akin? Kung talagang palo ka. Ako naman eh, willing all the time eh. Tsaka, maganda ka naman ah. Gwapo rin naman ako ba? Kahit ipagtanong niya sa mga kakasi ko. Magkabagay pa tayong dalawa, di ba? Napakayabang mo naman, ah. Oh, it's alright, honey. Magkabagay pa rin tayo. At saka, sinungaling ka naman, eh. So, stop pretending, ah. Ah, sweetie. Sumbagay sa'yo, bastos! Sina na nga, Nelly. Bakit ka pala pa rito? Hindi ba sinabi ko na sa'yo ayoko na makipagkita sa'yo? Huwag tingnan mo na naman siya, nagalit na naman. Nagmumukha ka doon yung matanda niyan eh. Kaya nga ako na pa rito eh. Para magpaliwanag sa'yo eh. Tungkol pa rin sa... Ayoko na marinig ang magpaliwanag mo. Makaalis ka na. Sandali lamang, honey. Papayaan mo muna ako makapagpaliwanag. You know? Honey. Tama na mga paliwanag mo. Ito naman, hindi mo ako naiintindihan eh. Kaya ako na pa rito. Para sabihin ko sa'yo na walang katotohanan ang ibinibintang mo sa akin. Wala pala. Please, leave me alone. Hindi ako alis habang hindi kita nakakausap. Marunong ka bang umintindi? I hate you, I hate you! Tingnan mo naman siya. Eh, hindi naman totoo.
Sinungaling. Kung hindi totoo ang nobya mo siya, bakit niya ako inaway? Higit ka muna. Gusto ka na. Kaya pala pinamamalitan niyang hinagkalb siya. At hindi lamang minsan, kundi tatlong beses pa. Eh, hindi ko naman ginagawa yun eh. Bakit kanina ako sa pusir? Hindi ko naman sarbi sa akin. Magkaroon lamang ako ng pagkakataon. Patutunayan ko sa iyong kasinungalingan ng babae niya. Ikaw ang sinungaling. Makaalis ka na at ayoko na makita pa bumuka mo rito. Tangka pa. Huwag mo kong maasahan na magiging kapareha mo sa banda. Hoy! Wake up! Come on! Stop dreaming! Party's over! Hindi naman eh. Hindi ba raw? Siya nga pala, kailan ba namin maririnig ang... Yeah! Hoy! Huwag kayo maingay! Siyempre dito ah! Baka tayo pagalitan! Sige ta ha! Nagkakailangan sa amin. Baka akala mo hindi namin nalalaman. Eto na siya, dumarating na. Ay, salamat! Dumating na eh, ha? Dumarating na oh! Tumigil lang kayong kabiro. Siya nga naman, huwag kayong biro ng biro. Hello, everybody. Morning, darling. Oh, parang ka namamatanda dyan, ah. Huwag mo sabihin, nagagalit ka pa. Dahil sa nangyari kagabi. Aba, may misteryo pala nangyari dito sa dalawang ito kagabi, ah. O, oh, yan, nakita nyo na, ha? Ano, masama ba? Natural lamang yan. Sa magkasinta ang katulad namin. Hindi ba, honey? Oh, ba't parang ka nahihiya? Anyway, they know our relation. O, siya nga pala. Kanina pa kita hinahanap, eh. Dahil pa dito sa... Kapiyak na sapatos mo. Ano? Ano? Sapatos ba niya? Oo. Ay, naiwan niya kagabi. Saan? Eh, bakit ba tayo magtanong? Oo, alam po. Masa niya, kaglalawa. Sorry, no? Tama naman. Sapatos. Ano may magalit yan eh? Sabi muna ako. Suot muna na. Sabi muna ako mamaya. Ani, sisuot ko ba? Siyempre, gusto mo. Ayan. Kasi ito kayo, padre. Nalaman ko rin kagabi. Hindi na mahal kita. Akala ko yun. Totoo ang pangarap. At yun ang ikinilis ko kanina. Susan! Buhat noon, ay lagi na nag-aabang sa akin si Romeo.
Alam kong nais niya makipagkasundo. Ngunit sinadya kong hindi siya pansinin. Sa kabila ng pag-iwas ko sa kanya, ay patuloy din siya sa pagsunod-sunod sa akin. Lihim ko namang ikinatuwa, sapagkat talaga namang in-love din ako sa kanya. Isang araw, sa loob ng library ay nasira ang aking pag-aartista. Susan. Pagkatapos na nangyari niyo sa library, ay naging magkaibigan na kami ni Romeo. Araw-araw ay hinihintay niya kami at palaging inihahatid sa pag-uwi. At lagi rin siyang may pasalubong sa akin, dun kami magkikita. At kung mga araw na wala kaming pasok, ay namamasyal kami. Tumatawag. Ano sabi? Eh, sinatanong kung ba't daw ako tumawag sa kanya. Sabihin mo yung pinasasabi ko sa'yo. Sabihin mo, magmadali siya at baka hindi niya ako maabutan. Dali niya! Baka kamalata.
Ano nangyari kay Susan? Ano ba? Oo. Oh. Oo. Oh. Pupunta ako ngayon din. Buhay yan, Susan, ha? Basta ikaw ang bahala. Oo, oh, ako ang bahala. Alam niya ko yung gagawin ko padating niya. O oh, sige. Basta huwag mo ko sisisihin. Oo, oh, sabi eh. Basta maghintay tayo dito. Helen, kamusta ka? Ano pakiramdam mo? Eto. Hindi ako makagalaw eh. Parang nalaman na aksidente ako. Kasi nabasa namin kanina sa payagan. Mabuti na lang, ganyan na lang nangyari sa'yo. Si Susan, ano bang sabi ng doktor na tumitigil sa kanya? May pag-aas pa ba raw siya? Hindi sana ako nagkaganito. Pupunta na ako sa inyo. Maaksidente ako eh. Alam mo eh. Nagawa ko man iyon. At dahil sa malapit na pagmamahal ko sa iyo,
Kapag dumalaw ka sa karaman ni Angin, ay maakit ka niya muli at malimot mo ako. Kung gano'n, ay hindi akong iminisipin kundi ang iyong sarili. Sapagkat wala kang tiwala sa akin. Pinakaiita kita, Romeo. Paniwalaan mo sana ako. Talagang hindi na ako maaaring maniwala sa iyo. Simula nang makilala kita, wala ka nang ginawa kundi magsinungaling. At hanggang ngayon, ay ganyan pa rin ang ginagawa mo. Talagang hindi ka na magbabago. Ngunit totoo, pinakaiibig kita. At pinagsisihan ko mga pagsisinungaling na nagawa ko. Maniwala ka sana sa akin. Maniniwala ako sa iyo. Kung ang mga sinasabi mo, ay bawalin mo sa lahat ng mga tao. At kung hindi mo rin naman magagawa, ay mabuti pang huwag ka na magbalik dito kahit kailan pa ba. Naku, Ami. Naling, bakit mo pag-iya? Kasi si Susan eh. Kawawa naman siya. Kawawa? Bakit na nangyari sa kanya? Wala naman. Eh, bakit mo pag-iya? Wala pa na nangyari. Pero dahil sa sinabi mo eh, hindi mo siya papatawarin hanggat hindi niya sinasabi sa maraming tao na hindi na siya magsisinungaling eh. Sumali tuloy sa saray na ng Bix. Hindi ng Bix? Oo. Pakinggan mo ngayon, nandun siya. Saan? Sa radyo. Sa radyo? Oo. Kawawa naman siya. At kung ako mali na kapag sinungaling, ay hindi siya kagustuhan kong gumawa ng masama. Ang nangyari sa akin, dala lamang marahil ng aking kabataan. At maaari din namang mangyari sa ibang babaeng sumasapit sa kanilang pagdadalaga. Kaya Romeo, kung sakali nakikinig ka sa akin ngayon, ay ibig kong malaman mo, malabis kong pinagsisisihan ng lahat. At para maniwala kang di ako nagsisinungaling lamang, ay sinusumpa ko sa harap ng maraming taong narinig at nakikinig sa akin. Na di lamang ilang kundi libo-libo marahil. Kaya't patawarin mo na ako, Romeo. Pinipigilan ko nga siya talaga eh. Pero hindi ko na siya inabutan. Nakita ko na lamang ang sulat niya eh. Sabi niya eh, ano? Kung di mo lang siya papatawarin, magpapakamatay na siya. Ganun ba? Oo. Tara, punta natin. Pero hindi na. Tara! Ang karanasan ko sa buhay na hindi ko malilimot kailanman. Maganda ang inyong karanasan. Maganda, maaari maging reyna ng Bix kayo ngayon. Kahit na hindi ako maging reyna, basta mabigyan niyo pa ako ng ilang saglit upang makapagsalita dito. Kung ikaliligaya mo, o sige. Salamat po. Ang nangyari sa akin ito ay isang mabuting aral sa mga kabataang katulad ko. Ang pagsisinungaling ay hindi nagbubunga ng mabuti. Pasalubungan natin ang palakpakan si Miss Montemayor. At ngayon naman, tatawagan natin ang pansin ang susunod na kalahok, si Amalia Makairo. Makairo? Miss Makairo, eh, pabiyan niyong masabitan kayo ng bulaklak ng katuray na bagong pita sa pulirarya. Ayan. Sinasabitan siya ng baboy hala-hala. Makairo, ha? Amalia Makairo, kung hindi ako nagkakamali, ikaw ay humahalimuyak sa kanyang 18 tagaraw. Tama po ba? Tamang-tama po. Nakita mo. Manghuhula tayo eh. Hindi ako nagkakamali, palagi ko kayo isang binibini, hindi po ba? Opo. Nakita na ninyo. Basta magpapahula kayo sa akin na lang kayo magpunta. At kung hindi rin ako nagkakamali,
Dahil sa ang apelyido niyo'y makahirog, ang natatangin niyong karanasan ay tungkol sa pag-irog, hindi po ba? Paano mo yung nahulaan? Sapagkat nakikita kong nagpapandang ko sa mabibilog mong mata na ako'y iniibig mo. Ako ang lalaki yung pakakasalanan. Ano pang inihintay natin? At hindi pa tayo magdama. Teka, huwag mo i-dribo lang mukha ko. Kamali ako ng hula to. Doon na ako nagkamali. Kalaya mo nakasagupa ako si Marciano tsaka si Speed Cabanela. Karin ako. Yaman din lamang naghihimas muna ako ng sinapok mo sa akin. At binayo nung isa. Mari bang isalaysay mo sa akin ang iyong karanasan sa buhay, Miss Flasky Lorde? Este makabunta, este makairog. Napakasarap pala ng umibig at ibigin. Talagang masarap. Dati-rati, isa lamang akong gustusin. At kung tawagin nila ay butangera pa. Tama nga. Walang pumapansin sa akin, gayong sa tingin ko'y maganda naman ako. At tanda-tanda ko pang hapong yon nang magsimula ang aking kasaysayan. Pagbutihin mo sana mabuti iyo. At maraming tingang masikilig sa'yo. Masi pa, ma'am. Diyan tunay. Humingan ka ng malalim, tumingin ka sa altar, at saka ka mag-umpisa. At huwag mong kalimutan, tinuro na kami sa'yo. Oo. Pagdating sa mataas ng nota, huwag kang hihiwalay sa beauty. Kaya nga, at isang surpresa ang bibigyan natin. Banda na ba kayo? Banda ka na ako. Ang tao? Ay, kami na pa po. Bueno, ito na. Isa na natin. Like others do unto you. Dali ka rito! Madali! Ano ba? Mabuti
pagkakataon at nandito ka na pala. O ano ngayon? Handa ka na ba magiganti? Ano pa hinihintay mo? Ba, hindi sa ganun. Ah, siguro naisip mo ring mali ang ginawa ninyo mag-ina, no? At ngayon hihingi ka ng tawa, di ba? Gaga ka, no? Siguro madalas ka malipasan ng gutom. Nagpatingin ka na ba sa herbularyo? At ba't ako patingin sa herbularyo? Hindi pa ako nasisiraan katulad mo! Wari pa rin mga ito, araw-araw nagsisimba. Kumpisa, rosario na rosario, pero oras-oras, minuminuto, kumagawa ng kaslanan. At bakit mo nalaman? Naku, hindi na kaila sa bahay ng mga kaslanan yung mag-ina. Ang mama mo ay numero unong usarera, hid-hid, swapang. Bawin mo, sinabi mo, bawin mo! At paano ko babawin ang katotohanan na nakatatak sa mga noo? Buenos dias, Doña Paula. Buenos dias. Doña Paula, sino po yung kumukumpisa sa ating mga mangan, ha? Ah, sino ba? Oo. At ipidyo po nila makita ang mga personalidad. Tama-tama, Dodinyo. Kasalukuyang kami nag-iinsayo. Ah, pwede na huli na po kami sa pag-iinsayo niya. Hindi pa naman. Pwede lalong mabuti. Sandali lang, mga tatawagin ko ang aking anak. Talaga bang ganyan kami kasama mag-ina sa iyong paningin? Enofa! At ikaw rin, marami ko alam tungkol sa iyo! Ano? Anong nalaman mo sa akin? Juanito! O yan na, tinatawag kayo ng Mari Superiora. Magrurosayo na lang kayo, lakad na! Nakikilala ko sa inyo aking anak. Miss De La Fonte, Miss Morales, ang aking anak, si Juancho. Magandang lalaki pa lang inyong anak. Ay, hindi ho naman. Hindi. Ewan ko kung namamali ang aming paningin. Salamat ho. Maupo ho tayo. Alam mo, Iho, kasi sila na pa rito. Ibig nilang ayayahan ang mga tiyahin mo sa isang programang idaraos nila sa Rizal Day. Narito na rin lamang kayo. Ang mabuti, mapakingganan ninyo ang kanilang kakantahin at saka ang kanilang tinig. Ano ho? Sandali lang ho. Paririnig namin sa inyo ang aming inisayo. Diyan na kayo, mga musiko. Hindi po masisya kayo.
bata kami? O wala kaya atang tenga sa musika? Isang klasik ang hinahangahan sa daigdig, sasabihin po nebre. Dapat yung malaman ni Miss Morales na yan ang inaawit nila sa Londres na sila'y magtagumpay. Hindi ko ba? Oo, bao. Oo. Miss Morales, kung sakali po naman at hindi kayo nasihan sa inaawit ng aming mga kantora, meron po akong isang itinuro na bagong-bago. Moderno-moderno. Ito, pakinggan. Deo! Lidere! Ngunit, hindi yan ang inaasahan naming aawitin ninyo, Doña Matilda. E anong gusto ninyo? Yung mga kanta ngayon na nakakakulili ng tenga? Aba, hindi pa nasisira ulo namin mga bindine. Huwag ho sana kayong magagalit. Maaari ho bang kundi man na lamang ang awitin ninyo? Aba, hindi maaari. Kung hindi rin lamang kabadyeriya rustika ng aming awitin, hindi na nyo kami maasahan. Eh, paano po? Di mapapaalam na ho kami para mabago naman namin ang aming programa, ano ho? Kung gayoy, magpapaalam na kami. Tama! Juanchito, ihatid mo na sila. Ah, si mama. Miss Morales, Miss, tayo na po kayo. Wala ako doon, mag-iwan ka na lang ng note, ha? Okay, makakasa ka. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Bye-bye. Panchito. Mama, siya surprise ang sinasabi ko sa inyo. Maligaya, Father. Thank you. Siyan po ang nangyari sa amin. Eh, bakit naman nais mo maging reyna ng Bix? Sapagkat, ibig kong madagdagan ang aking karanasan. Pasalubungan natin ang palakpakan si Rocky Graciano. Punan niyo. Dalaga ba kayo? May asawa ko. Patay na ang negosyo ko. Di ba kayo si Miss Rita Villamor? Oo nga. Yung anak ni Don Vicente Villamor, yung mayaman? Ba't nagkaganyan ang ayos mo para kang society'ng tanga? Iniwan ka na yung asawa. Yaman din lamang iniwan ka ng iyong asawa, pabiya mong masabitan ka namin ng korona. Ng prinsipe ng Tigababuyan Island. Hindi ako hayop ka doon. Kaya mga kaibigan, sinasabit ang bulaklak. Iniwan ka kamo ng iyong asawa, siguro niloloko mo siya. O baka naman naubos mo na ang kwartang pinamana siya ng iyong ama. Sa salapi ho ay hindi ako naghihikahos. Subalit ako'y naghihiraw sa paglingat ng lalaking aking minamahal. Nagkakilala kami sa University of the Philippines. At sa simula pa lamang namin pagkikilala, ay sinabi na niya sa akin siya anak lamang na isang magsasaka. Subalit yun na hindi ko inalintana sapagkat natagpuan ko sa kanya mga katangian at katapatang hinahanap ko sa isang lalaki. Minsan ay kinapos siya ng pangmatrikula. Dahil ko siyang binigyan ng salapi. Ngunit yun ay kanyang tinanggihan. Hanggang sa matigil siya ng pag-aaral. At hindi naman nagtagal, ay naaksidente ang aking papa. At ako ang naiwan niyang tanging tagapagmana. Yan ang simula ng aking kasaysayan. Iingatan mo lang mabuti ang mga papeles na yan, sapagkat tanging niyan lamang ang katibayan nang naiwang kayamanan ng iyong papa. Ano naman ang nasa sa loob mo ngayon? Ngayong patay na ang papa, ayaw ko na magpapasya para sa aking sarili. Naisip kong kailangan ko ng titingin, magtatanggol at magmamahal sa akin.
Ako'y mag-aasawa na. Ano? Mag-aasawa? Oo, Tiam. Yan ang aking pasya sapagkat ako naman nasa sulang na. May napili ka na bang maging kasama sa buhay? Meron na. Si Luis. Sino Luis? Yung lumiligo sa iyong hampas lupa? Anak lamang ng isang magsasaka? Wala kang karapatang masalita sa akin ng ganyan. Bakit wala? Siya mo kami? Ano'y paralaman sa iyo ng hampas lupang yan? Aba Rita, kung yan rin lamang ang mapangataw mo, mabuti pa'y tumanda ka na lamang ng dalaga. Dinaramdam ko. Ngunit yan rin ang aking pasiya. Ako ang makikisama kaya't ako masusunod. Si Luis ang pakakasalan ko. Bueno, ayaw mo rin lamang makinig sa amin, ay diyan ka na. Mula ngayon, ikaw na bahala sa iyong sarili. Rita, bakit hindi ka pumili na isang lalaking napapagay sa'yo? Maging sa pinag-aralan o sa kalagayan sa buhay? Tony, ako naniniwala sa kasabihang sa pag-ibig, ang natay patay pantay. At saka ang isa pa, ako lang may sapat na salapi para sa aming dalawa. Kaya sa lalong madaling panahon ay pakakasal kami. Kung gayon eh, ngayon pa'y binabati na kita sa kaligayang inaasam mo sa piling ni Luis. Salamat, Tony. Bueno, kaya alis na. Eh, di ganun nga nangyari, no? Lumabas kami ngayon sa Bibigay Kapol. Dahil pag-uwi na kami sa hotel, sabi ko kay Luis, bili ako ng tsokolate. Nahabang bumibili siya, umupo naman ako sa lobby. Baklaan yung may dalawang lalaking lumapit. At pinagkaroon na pala akong artista. Humihingi sa akin ng autograph. Ano naman ang pagkamalan nilang driver ko? Hello, darling. Mukha naman yata nilindindi mo na yung sabaho mo. Dumating ako dumating, hindi mo ako napapansin. I'm sorry, Rita. I'm sorry. Kung nakikita mo man ako nagsisikap eh, ibig kong walang masabi sa akin ng sino man. Ibig kong palaguin ang kayamanang naiwan ng papa para makatulong ako sa'yo. Darling, huwag tutulong sa akin kung hindi ang samahan mo kung lagi. Bakit ka ba magtatrabaho? Marami naman tayong salapi. Pero Rita... Ah, darling. You want me to go out alone? Your place is beside me anytime, any place, anywhere. Wala akong masasabi sa'yo. Talagang mahal kita. Benti man ang bakaw. Bak-to-bak na italo pa. Ngayon mo nga naman, no? Silipin walang malagay pagdami ng pera. Huwag na nalago. Yo. Ganyan lang ang buhay. Okay, come on, let's go. Bilang yung asawa. Kung man ay meron din. At bakit? Lampo
kulang ba sa'yo? Sa paniwala mo yun. Kung ikaw ay asawang may pag-iilala, hindi mo ako ilalagay sa kayahiya na tulad ng tinanas kong tumama kaming gabi. Anong ginagawa mo? Masiglang nagipagsaya ka sa piling ng iyong mga kaibigan. Samantalang ako, asan ako? Nandun ako sa isang tabi, sa isang sulok. Naghihintay sa iyo. Anong oras mo ibig muwi? Hindi man lamang ako pinapansin ng mga kaibigan ko. Lahat pa niya rin tinitiis ko kita. Tinitiis ko alang-alang sa iyo. Lalo sa aking mga magulang ay hindi mo ako mapagbigyan. Ganun ba? Poor Luis. Yung pala ang sinasama ng loob mo. But let me tell you. Kailan nga hindi ako maling sumama sa isubukin sapagkat hindi ako sanay na maputihan. Ano pa naman ang gusto nila? Lagi tayo nagpapadala ng salapi? Bah! Maswerte sila at nagkaroon sila ng manugang katulad ko. Talagang wala nang mahalaga sa iyo kundi yung salapi. Ang iyong karigaya, pati na kapangyarihan ko sa iyo nakakalibutan. Sa pag-aakala mo, mabibili mong lahat ng salapi. Nagkakamali ka. Para sabihin ko sa iyong katotohan, ni sino man ay hindi manimbili ng aking pagkatao na itigda mo! Ikaw ang nagkakamali. Pakalilimod ka yata. Hindi mo na inalala kung hindi dahil sa akin na hindi ka makarating sa kinalagyan mo ngayon. Hindi ako nagkakamali. Ikaw ang pinakamalit pagkakamali mo sa buhay! Tandaan mo ito! Maring matatakbo ko na sa mundong asa. Ngunit isa lamang ang aking maring mag-iabate na. Baka ka magsisi. Pinaalala ko lamang sa'yo. Hindi lamang ikaw na lang sa buong daigdig. Maraming maghahangat sa akin at sa aking salapi. Sa sandaling ito'y pinagkatalo ko na sa'yo yung kalayaan. Kung minsan, Rita, ang kagandahan at kayamanan ay nagkikisas. Isang mapait na sumpa sa buhay. No, we're just having a party. All right. Then I'll finish up. Bye-bye. Hello, Rita. Daya. Ito'y para sa ating kaligayan. Siya nga pala, meron ako tatanong sa'yo kung hindi ka magagalit. Totoo ba yung nabalita kung nagkakahiwalay na kayo ni Luis? Bakit ka nagsasla ng ganyan? Wala. Naisip ko lang na di meron akong pagkakataon ngayon para sa iyo. Mahal ka, hindi natin pag-usapan yan. Okay. Rita? Tila maaga naman yata yung pagsasabi niya. Mangyari, ibig kong maging isa sa iyong mapapalad na kaibigan. Ayaw lang ba? Pero, wala ka na ba ibang layunin pa? Wala, Rita. Maliban sa nais kong tumulong sa iyong pamumuli. Ano ibig mong sabihin? Napasin ko, Rita, may dalawang tagahanga na tila mas sumang loob na ako magpakilala sa iyo. Oh, that. Don't mind them. Wala silang kaugnayan sa buhay ko. Eh, paano naman si Luis?
Please. Let's not talk about that, gentlemen. Shall we go back in the house? Dolores, ano ba lagay, anak? Hindi ka pa ba nakatatanggap ng balita tungkol sa asawa mo? Hindi po, Inay. Mag-iisang buwan na ngayon. May isang sulat, wala akong natatanggap. Sa palagay kayo, tuluyan na nga kayong magkakahiwalay. Kung hindi ba naman, isang buwan nang hindi ka tumatanggap ng sulat sa kanya? Ayan nga niyo si Tay. Naku, anak, huwag kang mag-alaala. Para kung nakikinigin tambalang araw ay magkikita rin kayo. Kung paano ang pag-alaala mo sa kanya, ay gayon din ang pag-alaala niya sa iyo. Paano man binabalak mong dumalaw sa kanya? May iwanan mo na ang trabaho dito. Kaya ko pa namang gawin yan eh. Siya nga naman anak, mula nang dumating ka dito, ay hindi ka na napapahinga. Baka magkasakit ka. Ang ilang naman oh. Alam naman ninyong sanay ako sa hirap eh. May balak pa ba ang lumuwas? Yun nga ako iniisip ko eh. Maghanap ako ng trabaho. Pero tatapusin ko muna ang gawain dito. O, dyan muna kayo, ha? Hindi ka na ba mananghali dito? Hindi na, Inang. Doon na sa bahay ko, Bu. Pakidala na naman yung kitasin yung pagkain ko, ha? Oo, anak. Sige. Yes? May sasabihin sa anak sa'yo, Rita. Ano yun? You're beautiful. May kailangan ka na naman sa'kin, ano? Well, speak up, man. Kung sa bagay eh, nahihiyang ako sa'yo, Rita. Sapagkat maaari mong isipin na inaabuso ko ngayon pagtitiwala sa akin. Kung saan ang isipin niyo, Rita. Marahil ay nagkataon lamang na higit akong nangangailangan niyo. Mas higit kisa nung una akong lumapit sa iyo. Magkano naman ang kailangan mo? Mga 20,000 piso lang. Ha? Ba? Sobra naman yata yung halagang hinihingi mo. Sa akala mo kaya, ay tatapangan ko ang aking hiya na humingi sa iyo ng ganong kalaking halaga kung hindi ko talagang kailangan. I'm sorry, Mercho. Hindi ko may bibigay sa iyo. Tingnan mo. Sinabi ko, I'm sorry. Hindi mo baka naiintindihan. Sapat na naman siguro ang 2 beses na pwede tapangkita sa iyong pangangailangan. Ngayon ay dapat mo naman akong pagbigyan. Nagtataka ako sa iyo, Rita. Si Luis na isa lamang tatangatangang probinsyano ay nadulutan mo ng karangyan at naipagsama maglipot sa buong daigdig. Samantala ako. Tata! Wala kang karapatang magsalita ng ganyan tungkol kay Luis. Kung gayo walang halaga sa iyo ang aking mga pagpapagod, hindi ako papayag na pagkukulang pa rin siya ng pansin sa kabila ng inyong pagkakalayo. At sino ka mawawal sa akin? Sa akala mo ay makakalibot ang isang tao sa kanyang unang pag-ibig? Hindi ako naniniwala. Kailangan limutin mo siya, Rita. Mas mapaliligaya kita. Kaya bilis mo mo pa siya. Bakit? Dahil sa 20,000 pisong kailangan mo? Hindi lamang yan. Higit sa lahat ay sadyang mahal ka sa akin. Oh, go away, Milton.
maliwana rin sa akin ng lahat. Pare-pareho ko yung mga lalaki. Wala kayong hinahangad sa akin, hindi ang aking salapi. Makaalis ka na. Baka magsisi ka kung umalis ako. At bakit ako magsisisi? Higit pa sa'yo maaari kong matagpuan. Alam ko. Pero sa palagay mo kaya, ay mayroon pa magkakagusto sa'yo kung sakaling sabihin ko sa lahat na ikaw at ako ay may marumi at nakapandidiring kahapon. At bakit mo gagawin yan samantalang wala namang katotohanan? Alam ko. Pero ilang kaya sa palagay mo maniniwala na ang gagawin kong yun ay hindi totoo? Talaga palang wala akong kasinsama ka. Mabulit hanggang mamaya nakilala kita. Higit pa rin ang gagawin ko, Rita, upang masarili lamang kita tangi yung kayamanan. Bigla-bigla, Rita. Iligpit mo yan. Sinabi ko lumayas ka. Iligpit mo yan, Rita. At huwag ka nang babalik sa mga hindi ko na nais kumakita buong mukha mo. Ano ba ang hihintay mo? Magsisisi ka, Rita. Bakit ka pa nagpunta rito? Alam ko nagagalit ka sa akin. Pero gusto kitang makausap. Para ano? Matang na loob. Pang ako'y lalong pansakitan? Bigyan mo sana ako ng pagkatao magpagpaliwanag. Hindi na kailangan rito. Sapat ng pinakita at ginawa mo sa akin. Lalalaman kong namumuwi ka sa akin, Luis. Ngunit pinilit kong magsadya dito sapagkat nais kong hingin ng tawad sa iyo ang mga pagkakamaling na gawa ko. Luis, sinusumpa ko sa panahon ng ating pagkakalayo, hindi ko dinungisan ang iyong pangalan. Maniwala ko sa amin. Hindi ko ikinakailang pinilit kitang limutin. Ngunit ano man ang aking gawin na hindi kita makalimutan. Teka, ibig kita, Luis. Tama na yung drama mo. Nalalaman kong paraan mo lamang yan. Upang ako'y akitin mo muli. Hindi, Luis. Unawaan mo sana ako. Na ikaw ay umalis ay kasama mo lubisan ang aking kaligayahan. Ang kaligayahan nalalaman kong hindi ko matatagpuan sa iba. At lalo na nang hindi mabibili ng salapi katulad na aking paniniwala. Mari mong umalis ka na. Luis, hindi ko na matitiis pa magkalayo tayo. Kung kinakailangan lumuhat ako sa harap, may sabihin mo lamang at sasanding ko ka. Ano man pagsisising gawin mo yung huli na? Itinapon mo na tubig sa lupa, kaya hindi mo na maring ilagay sa anumang lalagyan. Kung natatandaan mo pa nung araw, nung unang nagtungo ka rito, isinulubong kang tulad ng isang reyna ng aking mga kaibigan. Sapagkat patid nilang hindi lamang kita binahal, kundi ikinala ko pa. Ngunit nang malaman nilang ginawa mo sa akin, na hindi nalihim sa kanila, kung ganong pagkasuklam ko sa iyo, ganyan din sila. Kaya Rita, kung ikaw ay madadapa sa iyong paglalakad, sa pagkakataong ito ay walang sino man sa kanilang dadamay sa iyo. Hindi na aramdam sa bing kalabis ang kasupok na ito. Hindi na kita kailangan. Kaya tumalis na. Umalis na! Dunin niyo mga maleta ako. Madali. Diyan na lang mo. Hindi ba pinalayas na kita? Ba't ka pa narito? Basta, kahit anong sabihin mo, hindi na ako alis. Dito na lang ako.
Alam mo'y magagawa ang panlat ang gusto mo, no? Hindi ba kasunan itong bukid? Sapagkat mapuputi ka ng mga kamay mo, di ba? Saan ako ang pupuntahin, di ba asawa mo ko? Sabi mo sa akin, mamahalin mo ako for better or for worse. For better or for worse? Sa party ko, laging worse. Kaya malis ka na. Ah, basta dito na lang ako. Gagawin ko kung anong man ang gusto mong gawin ko. Kahit lahat ng trabaho dyan sa bukid. Basta hindi lang ako alis. Talaga bang maulit ka? Hindi ka alis? Talagang hindi. Kahit napatay ng tao, kahit nagilitin mo pa ako ng lego. Oh, ba't ka tumatawa? Wala. Anong wala? Naku, hindi lang kita talagang minamahal eh. O sige, akat na. Magsayang ka. Nagugutom ako. Hindi ako magsayang eh. Basta magsayang ka kahit ilaw. Akyat na eh! Louis? Oh. Umuleta ko naman oh. Oy, shh. Ikaw kumuha niyan. Opo, ang bibig. Kunin mo, kunin mo! Yan ang nangyari sa amin, hindi ko malilimot. Tapos na, oh. Oh. Maaari bang mahiram ko ito? Napakasarap pala ninyong karanasan. Kuya, asawa mo, no? Ayaw magpa-under sa'yo. O, wag ka na mahiya. Tutrahe tayo lang naman dito at saka 10 milyong nakikinig. Bakit naman naisipan mong masali sa palatuntunang ito? Sapagkat, ibig ko po sa pamamagitan ng palatuntunan ito ay malaman ng lahat, lalong-lalo na si Luis at ang kanyang mga kaibigan. Nasa kabila ng nangyari sa amin, ay nanatiling malinis sa tulang bahay ng kanyang karangalan bilang asawa ko. Teka muna, meron pa. At anuman ang nabalitaan niya magbuhat ng kasi umalis, ay walang katotohanan. Sapagkat yun ay gawa-gawa lamang ng mga taong nais kami magkahiwalay. Eh, bakit naman nais mo maging reyna ng society ng Laos? Hindi mo ba reyna ng Bix ang pangalan ng palatuntunan ito? Sir, reyna ng Bix? Sapagkat nais ko nga akong paratingin sa aking asawa na ako'y nagbago na. Pasalubungan natin ang palakpakan. Sige, ng Villamor. Sinig, magsalay sa'yo ng kanyang karanasan si Miss Rocky Marciano. Tatawagan natin ng pansin ang susunod na kalahok. Si Miss... Luisa Estrella po. Luisa Estrella. Ako po, nanay ko. Dito kayo sa banderito. Bago natin ipagpatuloy, mabiyahan muna natin masabitan siya ng bulaklak ni Prinsipe Babuyito. Ayan, sinasabi. Dahan-dahan. Matuso. Oh, ako kaya'y nananaginip. Ako kaya'y nangangarap. Oh, kapalaran nga naman. Di mo man hanapin, bulong dagyaya ka po talaga akin. Kayo ba'y dumiligas sa akin? Matala sa inyong Panginoon. Nakatikim na ba kayo ng sampal na kaliwat kanan? Magsalay sa'yo lang ako. Ang aking karanasang isasalay sa'yo ngayon ay hindi ko malilimutan habang ako'y nabubuhay. Noon ay panahon ng hapon, at ang panganib ay magkabit-kabila. Ang bawat sandali nun ay sinasakal ang pangamba. Sa kamay na mga hapon, ang buhay na ito parang bulang-bulang halaga. Saan ka man makarating, ay nakatarap sa likod mo ang kanilang kalupitan. Hindi ko naman may tumakas ka, umiwas. Saan ka mamagsahaboy sa sunod mong kamatayan? Kaya sila nagkaganon ay sapagkat malapit nang pumasok ang mga Amerikano. Ang lahat ay napilitang mabuti. Magsilikap sa bayan at magsitulong sa bundok. Kami ni inay ay napabilang sa mga kapuspalad na iyon. Mga kapuspalad na walang tiyak na patutungo. Para ko bang natamang hapo. Nang gutom. Ang uhaw na kasama ng mga sandali yun. Parang pang naririnig ang iyak ng mga bata. At ang dain ng matatandang napapalugit sa hirap.
Pinadpad kami ng kapalaran sa Montalban. At dito nagsimula ang dakilang kabanata ng aking buhay. Ipubuksan ko sa inyo. Kabinoon. Hanggang libo piso. Saan kami kukuha ng ganyang kalaking halaga? Huwag mong sabihin ang halaga ngayon ay mas mahalaga kaysa buhay ng iyong ama. Ngunit wala kaming dalang. Kami nabubuhay lamang sa kaunting halagang pinagbilhan ng aming mga ari-arian. Wala akong magagawa. Ang buhay at kaligtasan ng iyong ama o ang 500,000 piso. Tamaan ng kidlat at ng mga matay na kayo lahat. Sandali na lamang ang iyong pagmamalupit sapagkat darating ng mga Amerikano. Saan naman ninyo nasagap ang balita niyan? Eh, alam niyo naman ang balita kahit na hindi totoo kumakalat. Bueno, bibigyan ko kayo ng tanig. Hanggang bukas, ganito yung oras. Kailangan maibigay ko sa kreta ng hapon ng alagam niya bago magbago ang kanyang pasya. Tulungan ang iyong ama. Malilimutan, hanggang bukas, sa ganito rin oras, dito na kayo. Huwag kang mag-alala, Inay. Hindi tayo papabayaan ng Diyos. Ang dinaramdam ko lamang, anak ay. Kapwa natin Filipino ang nagpapahirap sa atin. Sarap na tayo tulungan na sila pa itong mapagsamantala. Ayaw po nga ba, Inay? May kailangan gumawa tayo. May ligtas mong tatay. Ang 1,000 piso bilang kapalit ng kanyang kalayaan. Ngunit, saan tayo kukuha ng salapi sa panahon na ito? Bahala na. Sa kahit ano, parang kailangan magkaroon tayo ng salapi. Kung kasalanan magnakaway, patawalan mo nang lang. Kahit ako magpalipin, may pagbili nga sa nalilino sa sino mo makapagbibigyan ng salaping kailangan sa ating buka. Sa panahon ito, walang halagang buhay at kahiyan. Walang alam sa tatay ang gagawin ko ang huling paraan. Huwag kang mag-alala, Inay. Hindi tayo papabayaan ang lahat. Luisa! Luisa! Saan ka pupunta, anak? Magbalik ka! Aku tu madachi. Ano yung pruwaro? Dito! Dito nakatira yan! Siya sinasabi ko sa inyong asawa ng aking anak. Okay! Let's go! Okay. Ito, ayun sabi. Siya asawa? Asawa mo si Roberto. Sige na, iha. Hindi po kami nagsisipin.
Okay, hintay! Madigay! Hiya! Ako, pabalik! Marahil ngayon naunawaanin niyo kung bakit ako naghamad ng lumakan. Kahit na alam kong mapanganib para sa akin ang gumawa ng ganito. Napakalaki ng mga halagang hinihiling mong kapalit sa ginawa mong pagtulong sa aking anak. Huwag kayo magkamali, Doña Rosa. Kung inyong iisipin ay kapwa lamang tayo nagtulungan. Ako'y niligtas niyo sa kanila, hindi ko ba? Ang hinihiling ko sa inyo ay alang-alang lamang sa aking ama. Matapos wala maang lahat ay nangangako kung gagawin ko ang lahat upang ako'y magkabayad kahit sa anong panahon. Ay pagkakalaw ko sa'yo ang 500,000 piso. Bakit nga ba hindi? Ngunit sa isang kondisyon, kailangan magpanggap kang asawa ng aking anak. Magandang araw po! Ah, narito na sila, oh. Nandito na kayo. Kayo na pasal ho eh, pero naghanap kami ng kareta para may sakay tumula kasangkapan namin. Ikinagagal ako kayong makilala, Doña Rosa. At maraming salamat sa mga kabutihang nagawa niyo sa amin. Walang anuman ho yun. Sino pa ba naman ang magtutulungan kundi tayo din lamang? At siyempre makaisa taas. Magulungan ko kayo. Kumala! Bakit dara-dara pa rito? Sino yan? Siyang aking ina. Eh, sinundo ko para makasama na yung mag-asawa. Asawa, bakit di turong? Kuya! Turong! Kasi ho, may sakit eh. Baka mabinat eh. May sakit, binat? Pilaki-laki karamaw, bibinat. Siguro, hindi kayo talaga mag-asawa. Aba, eh, talagang mag-asawa kami. Asawa? Bakit kayo wala anak? Mangyari kayo lang lamang kami kinasal. So, des ka? O, bakit hindi paragi kasama iyo asawa? Eh, may sakit nga ho eh. May sakit? Siyempre, bago kasaro, paragi kasama, miski may sakit. Siguro, iyo asawa masyado tamad. Mabuti para ang gariho. Ikaw, ako, kasal kayo darawa, okay? Luisa. You bow. Every time you see an officer, you bow. You salute. Oh, no. Like that, I like it. All right, I bow. Akin yan, Luisa. Ipapanik. Baka ka mabinat. Masyadong mabigat eh. Wala kayong dapat alalahan. Kaya ko ng aking katawan. Okay. Marakas! Pwede na turong, no? Bago turong lahat, you kiss. Harik! Okay? Okay! You kiss! You kiss! Like that. I see, okay? Paano kami maghahaligan? Hindi naman uso sa amin yan. Ikaw marami reklamo. Ako sabi, harik. Okay, harik. Okay, harik. Okay, usino. Usino! Usino! Ani! Opo! Opo, pinipino! Tasang-tasang, gari niyo siyang! Okay! Okay, I'll come back. Remember, you fish again, huh? I see, okay, very good, boy. Opo!
Magandang umaga sa iyo, Revisa. Magandang umaga po naman. Ay, iyo ba yun, ano? Ay, saan na rin iyong asawa? Mayroon siyang ginagawa eh. Nagawa? I pity you, ako awawa. Revisa, kanina pa akong tapos. Ahaya. Ahaya. Okay. Sumpre ko darating. Sumpre. Kiss. Hari. Kunti ka rin niyo, okay, okay. Hari. Okay. Hindi pwede. Uy. Tatampo eh. Tatampo? Wow. Always ready like that. Sumpre buhay. Kunti tapo-tapo. Uy ko, hari. Kiss. Kiss. Okay, okay. Kiss. Siyang naman, darling. Oh, right, okay, okay. Never mind. Oh, buhay, right there. Siyempre, kunti krinyo. Okay, okay. Oh, salara. Salara. Okay, kuba. Mas sorry, ha? Wala akong magagawa. Narili lang siya dito. Walang magagawa. Makakala mo hindi ko nahalatang talagang gustong-gusto mo naman ang nangyayari. Kung nakakalimot ka man sa naghihintay ng mamahal sa'yo si Maglin, kung ako yung tutulad sa'yo, ako hindi ko nakakalimutan si Fred. Wala ka pang mahal mo si Fred. Wala kang karapatan tanawin ang bagay na gusto ko lamang nakakasagot.
paano? Para palitan ko ng halik? Dinaramdam ko kung namumuhi ka sa akin. Dinala ko mga bulaklak na ito upang mapawi ang pagkamuhi mo sa akin. Ayaw kong sa pag-alis ko'y dali na sa manalog mo. Sapagkat nais kong malaman mo, pinagsisisihan ko ang lahat ng kapangahasang nagawa ko sa'yo. Lisa, bago ako umalis, nais kong maglinis ng buti. Nais kong maging tapat sa aking sarili. Kaya't ngayon, bubuksan ko sa'yo ang aking titi. Ang namagitan sa atin ay hindi sa babalat kayo. Sapagkat sa ubod ng aking puso'y nagugat ang katotohanan ng pinakaihili kita. Pinakamamahal kita, Luisa. Kahit nalalaman kong namumuhi ka sa akin. Nalalaman kong katayuan ninyo ni Fred. Ngunit masisisi ba ako ng kahit sino? Kung sa'yo lamang matapigan ang kaligayan sa akin. Hindi ako isang salawan, Lisa. Ang katotohanan tungkol sa amin ni Marlene ay maliit pa kami na magkasundo na aming mamagulang tungkol sa aming kasal. Yan ay pagsunod siya sa matandag kaukalian sa aming hanggan. Ngunit ngayon, nahahabag ako sa aking sarili sapagkat anong kinabukasan mali kong makita sa isang pag-ibig na bunga lamang ng pagkaawa? Ewan ko ba, ngunit ang tungkol sa amin ni Fred ay parang pagsunod lamang sa hiningi ng pagkakataon. Mula din sa aking kabataan hanggang sa ako'y naging dalaga, ay naging malapit na ako kay Fred. Napilitan akong sumagot sa kanya bago siya umalis na patungo sa bataan. Marahil naawa ako sa kanya at ibig ko siyang bigyan ng lakas, ng pag-asa, ng pangarap upang makabalik siyang buhay. At ayon sa ayaw ko siyang umalis sa taglayang kapiguan sa pag-ibig. Ang huling balita ko ay narito siya sa Montalban, kasama ng pangkat ng mga girinya. Wala kang kasalanan, Roberto. Labis akong nasusuklam at namumuhi sa aking sarili. Bakit? Pinakaibig din kita. Luisa. Nakakita ka man sa akin ang pagkamuhi. Lahat ay ginagawa ko lamang. Wala pa ng damdaming nais kong ikulis sa'yo. Nagkakamali ka. Hindi mo ba nakikita, Luisa? Pinapagpul tayo ng kapalaran sa pagkat ikaw ay para sa akin at ako ay para sa iyo.
hindi ka ba? Mayroon po, Padre. Itong pinakadakilang araw sa aking buhay. Wala akong itinadalaan kundi sana yung nadadama ko. Nadadama din niya. Sino tinutukoy mo? Ang aking katipang, Padre. Meron kong kasundo na magkikita kami sa araw na ito. Kung kami may pagtingin pa sa tsatsa. Nakatutuwa naman ang inyong kasunduan. May panahon pang namagitan. Sapagkat kami po ay nagkahiwalay. May kasabihan. Ang paghiwalay ay daan ng pag-ibig. Kaya pinagbibigyan namin ang aming mga sarili. Nakatitiyak ka bang darating siya? Yan ang aking inaasahan, Andre. Darating siya. Marahil ay naririyan ang inihintay mo. Pinakadakila yung mga duwa. Natatakot makapagdulot ng kalungkutan sa iba. Maibigay sabihin, Padre. Ngunit walang kailangan. Pinakamamahal ko siya. At nasa aking pag-ibig ang lahat ng kapupunan sa kanyang pagkailangan. Hindi pa siya nakakalayo. At maaari mo siyang abutan.
Hindi naman siya maaari magpaglakad ng matuli. Sapagkat siya ay isang paralitiko. Walang kailangan, Padre. Hindi ba't ang kahulugan ng pag-ibig ay papagasakit, pagtitiis at pagtatagumpay? May nakamamahal ko siya at hindi ko siya maaaring papayaan. Roberto, hindi mo ako maaaring iwasan. Hindi mo ako maaaring iwasan sapagkat saan ko man makarating ay susundan ka ng aking pag-ibig. Gaya ng aking pangako, ako'y nag-intay at ikaw ay bumalik. Umalis kang Panginoon ng aking puso. At nagbalik kang Panginoon pa rin ng aking puso at tinuruan mong umibig. Hindi ako maaaring magbago, Roberto. Nakaibig kita. Walang kailangan kung may karamdaman ng himalit. Bakit naririto ako upang maglingkod sa'yo habang ako'y nabubuhay? Hindi ko kailangan yung pagpapagasakit. Ang kailangan ko ay yung pag-ibig. Ang iyong pagmamahal. Hindi mo ba nakikita, Roberto? Ikaw ay sa'kin at ako'y para sa'yo. Minamahal kita, Lisa. Iyan po ang aking karanasan. Sabi niya sa akin, paniniwalaan kita. Sapagkat siya naman ang totoo, maganda akong lalaki. Comma. Pinakamaganda akong lalaki. Period. Naiba tayo. Bakit naman nais mong maging reyna ng Biggs? Isang karangalan mo. At ang isa pa na balitaan ko ng isang pagkita pictures ay isinasa pelikula ang mga reyna ng Biggs. Kaya naniniwala kong baka sakaling magustuhan nilang aking istorya. Hindi ko ba? Hindi lamang ang istorya mo. Pati mukha mo malaking pag-asa sa pelikula. Ano yung sabihin? Mga acting ability mo. Magaling. Yun lamang pagbuhos mo ng luha. Luma ang pagsanghang falls. Natakot ako baka magbaha rito kanina. Niloloko niyo naman ako eh. Matalas ang pakiramdam mo. At alam mo, malakas ako sa sampagita. Kaya ko magpasok ng artista ron. Siya nga ho ba? Oh. Naku, maraming salamat. Kung magagawa mo talaga yan, may regalo ka sa akin. Oh, bueno. Ano regalo? Baka tira-tira lang bibigyan mo sa akin. Bueno, maupo ka muna doon at baka tayo mahuli sa oras, ha? At ngayon, dumating na tayo sa huling bahagi ng ating palatuntunan. Ngayon malalaman natin kung sino nagwagi bilang reyna ng Biggs ngayong araw nito. Thank you.
Alam bam boom, got a girl named Sue. She knows just what to do. I got a girl named Sue. She knows just what to do. She rolls to the east, she rolls to the west. She's the girl that I love best. Tooty booty, oh Rudy. Tooty booty, oh Rudy. Tooty booty, oh Rudy. Alam bam aloha, alam bam boom, got a girl named Daisy. She almost drives me crazy. I got a girl named Daisy. She almost drives me crazy. You know I love her, yes indeed. The boys don't know what to do to me. Tooty booty, oh Rudy. 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 Alam bam aloha, alam bam boom. Sino may gusto ng big? Teka muna. Sila ay Ganun, naging renaissance ko sa rena ng pigs. Ano ka dito?